Good day, this is Mike, and today, samahan niyo ako, maggawa tayo ng, magluto tayo ng sushi rice, no? Maggawa tayo ng sushi rice, magluto tayo, and then, gagawa tayo ng sushi dito sa bahay. So, tara, let's go, samahan niyo ako, come on, let's cook it! Magluto tayo ng sushi rice. Ito yung rice na gagamitin natin. Short round rice yan ng pang sushi. So, mga 500 lang muna ating lulutuin ngayon. So, 500 grams. Okay. Let's see kung... butin. Hey, yan. 500 na. So, yan muna ang ating lulutuin ngayon na rice. Sobrang na yan para sa buong pamilya. So, tara. Simulan na rin ang pagluluto ng sushi rice. So, yung tubig pala ng ating sushi rice na gagamitin is 1:1. So, ibig sabihin kung 500 grams yung rice natin, so yung tubig na ilalagay natin is nasa 500 din siya. Okay. Yan, okay lang na mapasoba. So, ang ratio niyan is 1:1. Pero depende sa rice kasi merong rice na matakaw sa tubig, merong rice na hindi matakaw sa tubig. So, sa mga restaurant, may mga secret silang ginagawa dyan. So, pero in general, 1:1. Okay? Tama. So, tara. Hugasan natin yung ating rice. Guys, sa paghuhugas pala ng rice, kinakailangan mga 5 times mo siyang huhugasan. 5 to 7 times mo siyang huhugasan. Hanggang sa maging clear yung tubig ng ating rice. So, i-rub nyo lang ng mabuti yung rice para mabilis matanggal yung parang pinaka almidon niya. So, tapo natin yung tubig. Okay, so mga 7 times. Maximum na mga 7 times. Depende kung medyo clear na siya. Kung medyo clear na siya ng 5 times kung hinugasan, then okay na siya. So, kulitin lang natin. Pangalawa.
last natin. Ngayon, i-drain natin lahat yung tubig. Okay, kailangan ma-drain lang lahat yung tubig niya. Lagyan natin siya ng tubig. Okay, yung nilagay ko 1:1, no? 1:1 sa tubig niya. So 500 na rice and then 500 din na tubig. Okay? So isa lang natin sa rice cooker. Yan. Kunin natin siya. Natin and lutuin natin siya ng mga 35 minutes. Okay? 35 minutes, okay na yung ano natin. Okay na yung rice natin. Yeah. 35 minutes. Okay? Okay, so habang niluluto natin yung rice, i-ready natin yung vinegar na ihahalo natin doon sa 500 grams na rice na niluluto natin. So 500 grams ang ginagawa ko diyan, dinidivide ko sa by 4 kung ilan yung portion niya, yung ratio niya, kung ilan yung kantidad niya, yung quantity nung ano nung rice. So dinidivide ko siya sa 4. So 500 divide mo ng 4, that is 125. 125 grams ng ating ano, yung ml tsaka grams, hindi nagkakalayo yun, no? So lalagyan ko siya ng 125 na vinegar. Yeah. Vinegar? Yep. Uy, sobra. Bawasan natin. Under 38, sumubra pa rin. Ayan, 129. Ayan, medyo okay na yan, no? 129, okay na yan. Tamang-tama yan. Pagka naluto na yung rice natin, saka natin i-spread yung vinegar. Okay? Tara, antayin natin maluto yung rice. So yun guys, luto na yung ating sushi rice. So, hanguin na natin. So, ito siya. Yung ating sushi rice. Ito yung vinegar na tinimplahan natin kanina. Yan. So, gawin lang natin. I-spread lang natin siya sa lahat ng party ng. So, yung kalahati, save muna natin. Mix lang natin. Okay, huwag niyong pipiratin yung ano, yung rice. So i-mix lang natin siya.
Then, ihalo na natin yung natitirang vinegar. So, spread lang natin siya sa lahat. Pag-iwalin lang natin yung mga butil ng rice natin. Tapos palamigin lang natin siya. So pag malamig na siya, pwede na tayong gumawa ng ating sushi. Ayan. So mga every 3 minutes, pwede nyo siyang haluin para mas madali siyang lumamig. Ayan. So, palamigin lang natin itong ating sushi rice and then ready na. Nakuha na tayo ng ating sushi. So yan guys, palamigin lang natin and then ready na yung ating sushi rice.